umaga po mga kabiyahero. Ngayon po ay mag-buhay pong muli si kabiyahero. May nabili po tayong Indian mango na ito po ay isa sa pinagkikitaan din namin ng biyahera nung nakaraang mga panahon. At hanggang sa kaya nga po ay namamakayo nito na kahit maraming puno, maraming bunga, ipinapakayo po natin. So ngayon po ay ito po sa kabilang barangay namin, may nabili po ako na mangga. Ito nga po, Indian mango. Sila po ang namimitas. Tayo lang po ang magpapake at magsisilid sa sako para po nung sa ganon ay madali po natin may bibinta sa market. So ngayon mga kabiyahero, ipakikita ko po sa inyo kung paano ang pagpiprepare at pagpapake ng Indian mango batay sa aking karanasan. At ito po naman mga kabiyahero ay hindi ko lang ngayon gagawin, at ito po ay sabi ko dati na naming hanap buhay at may biyahera. Kaya mga kabiyahero, umpisahan na po natin ang pagpapake at pamumuti ng Indian mango. So nga po pala mga kabiyahero, ang Indian mango ay una po itong na ha-harvest kaysa sa mga iba't ibang fruit bearings na katulad nga po ng rambutan, lansones. Ito po ay nga April pa ay nag-uumpisa na ng pitasa ng ganito. So ito po nabili natin, ito ay medyo huli. Sa katunayan po ito na medyo dilaw-dilaw na siya, kaya patunay na po siya na siya po ay talagang pang-harvest na. So ito po ay gaya ng ibang prutas na yun nga po, inihiwalay po natin yung batibot sa regular. Indian mango. So yun nga po mga kabiyahero, ito po ang regular at ito po yung kanyang batibot. So hindi po natin pwedeng pagsamahin na sa ganun po ay mawili po ang ating mga suki. At sa kanilang pagbebenta po mga kabiyahero ay yun nga po, magkaiba po ang presyo nito. So ganun din po ang ating pagbebenta, kaya inabuti po natin na ihiwalay natin ang regular sa batibot. Nasa ganun po ay yung pong kanilang pagbebentahan at kanilang pagbibilhan ay nasa ganun po ay hindi po sila maligaw sa presyo. Batibot. At ganun nga po sa kalakaran ng pagpupruta, ito po ay hindi po nawawala talaga yung maliliit. So kailangan po talaga ibukod natin, huwag natin isama sa regular yung mga batibot. Kaya ang pagtitiwala po dapat ng isang buyer ay hindi po masira at hindi po mawala. At yung pong ating pag titinder nga po ng ganitong kalakal ay napakahalaga po sa katulad kong maliit na negosyante, na sa ganun po ay hindi po mawala ang pagtitiwala sa atin ng ating mga supay. Kaya mga kabihero, trabahohin po natin ng maayos, pakihin natin ng maayos, na sa ganun po ay sila po ay kumita din. Mga
kabihero, panoorin niyo po ang video kong ito at kayo po ay may matututunan. So yun nga po mga kabihiro, pagka po tayo hawak ng ganitong hanap buhay na katulad nga po ng pagpuprutas, ay kailangan po ay marunong tayong dumiskarte at kailangan po isundin natin kung ano po yung naaayon or nauuso batay sa kalakaran ng mga ganitong prutas na sa ganun po ay madaling mabintang ang ating pinagbibiling kalakal. Kaya mga kabihiro, bukod dito po sa pagpapake ay matutunghayan nyo po kung paano ko po lagyan ito ng gayak itong ating ginagawang pagpapaki ng ating Indian Mango. So yun nga po mga kabihiro, tayo po igagamit ng tali. Ang gagamitin pong tali, ang haba niya ay 10 dipa. At para po tayo hindi tayo mahirapan ng pagtatahi dito sa ating sako, so tayo po igagamit ng ganitong bagay. Ito po ay kung tawagin namin ay yung lisna, pantahi po, para po madali po tayo makapagbuo at makapagpake ng isang sako. Ito po ang ginagamit namin. Ayan po, panoorin niyo po ang ating pag-i-spider. Tawag po dito mga kabihiro ay spider. Na ito po ang nauuso or naaayon para sa ika nga po pagdating sa palengke, sa ating pagdadala hindi siya naiiba. Mag-umpisa po dahil sa kaday. Wala na pati, ubus na. Wala na? Ayun, yung pag-aayon. Ayun, ako yung kid, piyabo eh. Alam ko yung pag kaya kibong mabae, tapos na eh. Nga po mga kabihiro, habang nagagawa nga po natin itong spider, so ito po ay habang tumataas, nilalagyan po natin ng ating Indian Mango. Sa ganun po ay maganda at kaaya-aya sa ating mga mamimili. Nga po, batay sa uso ay kailangan po tayo makiuso kung ano po ay naaayon at kalakaran ng ating mga prutas na pinagbibili.
Kaya mga kabihero, pagka po kayo hahawak naman ganitong negosyo, kailangan po ay alam nyo ang pamamaraan, technique, at lahat-lahat po ng bagay na dapat na para gumanda ang inyong kalakal ay nararapat po na alam ninyo. Kaya shoutout po kay Truking TV. Sana po suportahan nyo po siya at pakisubscribe din po. Ganito po ay medyo matrabaho, so yun nga po, kahit naman po anong hanap buhay ay laging sasamahan po natin ng tiyaga at kaunting sipag para po nasa ganun ay tayo po ay kumita at tayo po ay may pantusto sa ating pamilya, pagpaaral sa mga anak, panggasto sa araw-araw, pambili ng mga pangangailangan. Kaya kailangan po ay sipag at tiyaga. At may kakambal pong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Lapit na pong mayari ang isang sako, mga kabihero. Excited po tayo. At ngayon po ulit tayo nakapag-umpisa ng pag-Indian Mango. Dati po sa Manila kami nagdadala nito. At jeep-jeep po kung kami magdala sa Pasig City. Kaya shoutout po kay Ate Laling at kay Kuya Joseph ng Pasig City. Joseph, magpagaling po kayo. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po. So ngayon, di po tayo makakarating sa Pasig, sa pag-Indian Mango. Sa dahilan nga po na sa ating hinaharap na crisis, sa maaari pong next year, mararating na po uli natin at magagawa po uli natin ang mga bagay-bagay na minsan po ay na nawaglit ng kaunting oras. Kaya tiyaga-tiyaga lang po at huwag makalimot, tumawag dalangin sa Panginoon Diyos. Sa ganun po ay malampasan natin lahat ng ating pinagdadaanan ng hirap. Pag may hirap, may ginhawa. So, ayan po, ilalak na po natin. Sa ganun po ay kayari na tayo ng isang sakaw. Ganito po ang paglalak. Ayan po, ilalak na po natin, mga kabihero. Kulang pa natin isa pa. Kulang pa ng dalawa. Ganda. Isa pa. Ayos.
Shout out po sa lahat ng mga magpuprutas. Okay. Pasimbol na po tayo ng isa. Yan po mga kabihero, padalawang sako na po ang ating gagawin ngayon. Yan po, madaming tayong pitas. Mabilis po ating mamimitas. Veterans po, veterans. Yan po, mabilis mamitas. Veterano na po sa pamumuti. Yan po, bihasang-bihasa na. Mga kabihero, habang patuloy po ang pamimitas ng ating mamimitas at ito po, nakatatlong sako na po ang ating nayayari nagagawa ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagtutok nyo sa aking mga videos, sa mga nakaraang kong mga videos at sa susunod ko po pong mga episode, sana po ay panoorin nyo lagi at ako po ay lubos ang pasasalamat po sa mga nagsubscribe, sa magsasubscribe pa po, na nag-like, nag-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po nating tatanda sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.